Katulad ng mga taga-El Shaddai. Katulad ng mga taga-El Shaddai, buhay na buhay kung pumalakpak. Buhay na buhay kung sumipak. Alam nyo, ito ang El Shaddai ministry na ito. Way back 90s, 80s and 90s, kahit ang mga pare, no, inaamin ito, na talaga namang nababawasan na ang mga katoliko na ito. Ngunit, tunay na hindi kailang magpinabayaan ang Iglesia Katolika Apostol Romana ng Diyos sapagkat ito itinatagka sa kanyang apostol, sa kanyang mga apostol. No? Nagpadala siya ng isang taong tulad natin na nagpunuhin ko upang buhayin ang pananampalatayang Katolika. Amen ba? Kaya naman, napakarami po, no? Dati, ang gawa niya ito, hindi tanggap simbahan. Amen ba? Pinagtatapuyan, sinasabihan, napakainay ninyo. Diyos ko po. Di ba? Napakainay ninyo. Pero ngayon, alam nyo, ang punong lingkod noong last Tuesday, tulong tuwa. Alam nyo kung bakit? Pinuri niya ang Bulacan. Sabi niya, kayong mga Bulacan, pinagpala kayo sapagkat yung mga bago-bago, ubisin ko ninyo. No, sinabi niya na lahat ng simbahan sa Bulacan, tanggapin ninyo ang mga taga-El Shaddai. Ganyan ba? Ang nakakatuwa at pinagpala ang mga, alam mo bakit? Dahil kagabi naman, no, ibinalik na, no, na po pwede na tayong mag-gathering sa hindi na pinagbabalawan. Nagagawa din siya sa pamahalaan.
So, ang taong mababa ang immune system, mabilis kapita ng sakit na ito. Amen ba? At ayon sa mga pag-aaral sa Pilipinas, paano namang hindi nadami ang sakit na ito eh? May sintomas ka pa lang, qualified ka lang bilang isang COVID patient. Kaya milyon na ang bilang ng pasyente sa atin. Kaya ngayon, ang mga tao wala pa rin ang palataya. Takot na takot kayo sa COVID-19 na ito. Amen ba? Kaya sabi ng punong lingkod na palagi sa kanyang mga top, ang tao, ito ang kailangan. Isang buhay na pananampalataya. Amen! Pananampalataya na hindi palagi. Pananampalataya na magbibigay sa atin ng lakas ng loob. Amen ba? Tignan mo, alam itong sintoryo na ito. Yung sintoryo na ito ay ating namamasdan ang ating narinig tuwing tayo dumarating sa banal na misa. Yung sinasabito, dito sa pinuha, sa banal na misa, dito pinuha, hindi po karapat dapat na magpatuloy sa inyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay dapat. Yan yung pinuha doon. No? So ngayon kapo na ito, no? Kung tayong tao, kailangan natin palakasan ang ating immune system, tayo din naman na nagpalataya. Kailangan natin ng isang, ano? Strong and healthy game. Amen ba? Amen ba? Amen! Nagkala ba kayong mahingi? Amen! So, expect nila na meron lang tayong apat na ibabahagi ko sa inyo kung paano tayo magkakaroon ng isang malakas at malusog na pananampalataya. Ano yung pananampalataya ito? Pananampalatayang buhay na buhay. Amen. Hindi patay. Amen ba? Kasi may pananampalatayang patay, may pananampalatayang buhay. At naniniwala ako na ang lahat ng mga nandito ngayon, ang kanilang pananampalataya ay buhay na buhay. Amen ba? The first, no? Or, okay. So ito, sa ating apat na ibabahagi sa inyo ngayong hapon na ito, meron lang tayong apat na tatandaan para mapalakas ang ating pananampalataya. No? Tatawagin natin itong step. Alam niyo ba yung step? Step 1. Pag nabangkot ka, wali. Ito niyo, takbang. Nakaka-edit niyo. Life pala. Okay, ganun tayo apat lamang na tatandaan para magkaroon tayo ng isang malakas at malusog na pananampalataya. So, ang una natin dapat tandaan ay letter S. No? Sino ang makakahuna sa letter S na ito? Okay, hindi naman mahulaan. So, ang una natin tatandaan ang kahulugan ng S na ito ay study of it. Kailangan natin bilang isang mananampalataya o bilang isang kagasunod ni Yahweh Shaddai na ating pag-aaralan ang ating pananampalataya. At para naman po, ang pananampalataya nito ay dapat nakasalig sa pananampalataya ng Katoliko. Amen ba? Huwag tayong kumuha ng pananampalataya ng ibang sekta. No? Sapagkat ang pananampalataya ng Katoliko dapat ang ating pag-aralan. At dapat natin patuloy na pag-aralan. Alam niyo po, bilang isang lay minister na yun, dalawang taon na po ako sa grasya ng Diyos, no? Doon sa aming pag-lay minister, mas lalo kong naunawaan na napakabanal ng misa na ginaganap at inaatinan natin. No? Alam mo kung bakit? Tayo lamang ang mga Katoliko na sa tuwing tayo dumadalo ng banal na misa, tumatanggap tayo ng banal na katawan at dugo ng Panginoon sa Kristo. Amen. At pag ito ay nabasbasan ng pare, hindi na ito simbolo, ha? Palagi natin tandaan, hindi na ito simbolo. Ito ay tunay ng katawan at dugo
na? Kaya ang simbahan katolika ito, no? Na dapat natin paghugutan ang ating pananampalataya ay tunay, no? Dito ang fullness ng Diyos. Kilala niyo si Benihin? Kung hindi niyo kilala si Benihin, gusto ko introduce sa inyo. Si Benihin ay isang protestante, Pentecostal, ano siya, sa Church America. Kilala siya sa buong mundo. Re-recognize niya. Alam niyo kung re-recognize niya? Ang Holy Ghost. Ang banal na katawan at dugo ng Panginoon sa Diyos. Anong sinabi niya? Bakit ang mga Katoliko sa kanilang pagtanggap sa katawan at dugo ng Panginoong Jesucristo ay nagsisigalin sila sa kanilang mga karamdaman. Ayon daw, sabi ni Peggy dito ha, hindi galing ko ito sa akin, sinabi niya mismo, kahit research niyo ito sa YouTube, makikita niyo yung sinong confession niya doon. Ayon daw sa study, no, sa pag-aaral, no, 95% ng mga Katoliko ang gumagaling sa kanilang mga karamdaman tuwing sila'y tumatanggap ng banal na katawan at dugo ng Panginoon sa Kristo. Dinirecognize niya ito, isa siyang protestante, hindi natin kapanampalataya. Pero siya mismo ang nagsasabi sa kanyang kongregasyon na ang mga Katoliko sa kanilang pananampalataya sa ostya na ito, no, na hindi sumisimbolo kundi yung talaga katawan at banal at dugo ng Panginoon sa Kristo ay isang tunay na pananampalataya ng mga Katoliko. Amen ba? Amen. Kaya kung tuwing tayo umaatin sa ating banal na misa, ihanda natin ang ating puso't isipan. Amen ba? At bilang isang tagasunod at anak ni Yahweh Shaddai, ang kailangan nating pag-aralan ay pananampalataya ng isang Katoliko. Amen ba? Sapagkat may napapansin po ako, no, eh, ito po, sa sarili kong karanasan, may white brothers and sisters in Christ. Ako po noon, ay talagang nagbabasa ng Bible na, no, sa grasa ng Diyos, no, nagbabasa ako ng Biblia. At tuwing meron ako na ang binabato sa ating sekta nito, sa simbahan natin, bakit kayo mga Katoliko sumasamba sa mga ribulto? Sabi nila gano'n. Bakit kayo mga Katoliko? May napanood pa ako, may narinig ako, may nagtanong, no? Bakit po ang mga Katoliko? Huwag na natin iliin kung sino yun. Nagtanong kay Eli Soriano. Sinabi niya, Brother Eli, bakit po ang mga Katoliko? Meron pong ostya na tinatanggap tuwing may misa sila. Alam mo anong sagot? Kalapas ka nga ni Eli Soriano, meron po sinabi niya. Alam nyo? Sabi niya gano'n, dinudugas kayo ng mga pari na yan. Sabi niya gano'n, bakit? Sabi niya ni Soriano. Kasi yung itinataas nila at kinakain nila, mas malaki doon sa binibigay nila sa inyo. Pero nung kapiloso, kapiloso ko na yan, na hindi na alam na yung ostya na yun ay napakabanal bilang isang Katoliko na tulad niya. Bakit niya nasasabi yun? Kasi hindi niya alam ang ating pananampalataya. Hindi niya alam na yung katawan na yun at dugo na yun, sinabi ng Panginoon Jesus Cristo mismo yun. No? Na sa inyong pagtitipon, gawin niyo ito sa pag-alala niyo sa akin. Amen. 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 Bilang isang Katoliko, bilang tag-anak ni Yahweh Shaddai, kailangan natin pag-aralan ang ating pananampalataya. Kung gusto mong lumakas at maging malusog at inyong pananampalataya, pag-aralan mo kapatid. Huwag kang umasa lamang sa nakikinig mo, kundi magsaliksik ka, pag-aralan mo. Amen ba? Nang sa ganyan, tayo mismo ay pwede natin ipagtanggol ang pananampalataya ng pagiging isang Katoliko. Amen ba? Masasagot natin ang palagi Mama Mary, na tao lamang ay Diyos nyo. For your information, hindi natin Diyos si Mama Mary. Bakit? Hindi natin Diyos si Mama Mary. Mahal lang natin si Mama Mary. Bakit natin siya mahal? Mismong si Jesus, mahal at kanyang ina. Amen ba? At sa lahat ng nagmamahal sa Diyos,
God. Kay Jesus, kung sino ang mahal ni Jesus, dapat mahal din natin. Amen. Halimbawa yung asawa mo, asawa mo yan, yung biyanan mo, huwag mong alisin sa puso mo. Kasi wala kang asawa kung wala kang biyanan. Amen. Ayun ba? Mahalin mo rin. Hindi mo kailangan kumalis.
dito, Lord. Right, pero sige. Basta consistent siya. Sa kailangan pa ng palataya kasi hindi sila consistent. Pero ako na rin
nagbabasa sa kayo ng Biblia. At palagi naman ito natin naririnig. Ang pananampalataya kung walang kalakip na gawa ay patay. Amen ba? Patay. Walang kalakip na gawa. Amen ba? Alam niyo, mga kapatid, no? Itong ating pananampalataya nito, tayo mismo, na-share natin na kailangan natin palakasin ang inating immune system sa pamamagitan ng ating pag-exercise at pag-hangin ng malulusog na pagkain. Tayo din, ang ating pananampalataya nito, kung gusto natin itong maging malakas at healthy, kailangan we need to exercise. Exercise our faith. Hindi lamang sinabi mo, hindi lamang sumisigaw ka na mayaman ka na, gawin mo ang pagyaman mo. Amen. Amen ba? Amen. Palaging pinapasigaw, sino gusto mo yumaman? Diba? Ang tanong, ginagawa mo ba? Amen. Yun ang tanong dun eh. Amen ba? Sabi, sino gusto mo kumain? Si sister na yun, nakapatid mong friends, ay nakapatid mong asawa mo.
yung babae sa pakihan sa jeep na gumagamon. Baba siya. Alam mo, pagbaba ng babae at pagbaba niya, kitang-kita niya yung asawa niya. Sabi niya, ano? Brother? Nagulat yung babae ka? Sabi niya, nagulat yung babae. Sabi niya, gano'n? Sabi niya, sister. Sabi niya, ako yung asawa niya. Tapos kinausap niya. Tapos yung pagkausap niya, sabi niya, brother, hindi ko na pagkakitin kasi nakalimutan. May sulat ko, si El Shaddai at Kapatid. Alam mo kung ano inundog sa kanya yung sa sulat na yun? Lagi po yung piyano. Oh.
ang pinag-aawak ko, yung usapan natin. Ngayon, sa inyo, sa inyo, sa Diyos,